Eto lang, may gusto lang ako ipakita, ha? Okay? Meron lang akong gustong ipakita. Maganda, napaka-importante po kasi nito, eh. Tinawag na communist-inspired ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang isinasagwang tigil pasada ng ilang transport groups. Ayon sa Vice Presidente, isang dagok sa pagsusulong ng maayos na edukasyon ang transport strike na pinangungunahan ng grupong Manibela at Piston. Ito rin ang tugon ni VP Sara sa grupong Alliance of Concerned Teachers matapos nitong magpahayag ng suporta sa isinasagwang protesta kontra PUV Modernization Program. Iginiit ng DepEd Secretary. Alam mo, alam ko yung iba sa inyo, hindi gusto si Sara Duterte, no? Ating Vice President. Pero alam mo, if there is one thing about this person, hindi ko masabing pareho sila ni Pangulong Duterte, pero in terms of tapang, anak ng wedding, mas matapang ba yung Vice President natin kaysa sa Presidente? Talagang, alam mo, sinabi niya, ito, tigil pasada na to, communist to eh. Communist-like to eh. Communist-inspired to eh. Isipin mo yun. Yung presidente natin, nung tinanong siya about the, di ba? Nung tinanong siya na anong gagawin na, Happy RC 2.4. Salamat po. Salamat. Hindi, isipin niyo na. Eto, nung nakita niya mag-i-strike, alam niyo, pambibwisit lang kayo eh. Nanggugulo lang kayo sa pag-aaral ng mga bata. Mga communist, inspired. Hindi, ha? Kaya nga sabi ko, kahit pa paano, eto, tumatayo eh. Sana lang, Vice President Sara Duterte, tumayo po din kayo pagdating sa EDCA. Kasi kailangan namin ng matapang na boses pagdating sa issue ng EDCA. Parang wala ho kami nakukuha ang tapang ng boses kasi sa presidente. Di ba? Sana ho, makakuha kami ng tapang din na... Kasi alam nyo, may punto naman siya dito. Alam mo ako, I am for modernization. Okay? Ng PUV. Kaya lang, ayoko lang yung how they are implementing it. Okay? Yun, medyo sabi ko, sabit. Dapat talaga i-subsidize ng gobyerno yung mga co-op to the point na mababa lang ang binabayaran ng mga magmo-modernize. Kasi dapat talagang alalayan natin sila. Okay? Yun ang doon. Pero yung pagrarally-rally nila, talaga naman pong perwisyo. Perwisyo, hindi po nila... I understand na minsan may kailangan mo i-sacrifice. Kaya lang, kawawa na nga po yung mamamayan natin sa pag-traffic-traffic na yan. Kawawa na nga po sa hirap pagsakay. Tapos magsisisigaw pa tayo dyan sa kalsada ng ganyan-ganyan. Hindi naman ho tama. Meron naman pong paraan para maiparating yung ating sama ng loob sa maling paraan kung paano ma-modernize. Pwede naman in other ways, di ba po? Sana lang, isipin nyo rin yung sino yung magsasuffer pag kayo po ay ipagpapatuloy nyo yan. Alam nyo, hindi lang po ang magsasuffer dyan yung mananakay. Ang magsasuffer ho dyan yung mga mismong nagmamaneho ng jeep. Hirap na nga sa buhay, tapos hindi nyo pa pagtatrabauhin. Tapos pag nagtrabaho, biglang minsan babatuhin nyo pa yung mga sasakyan nila, di ba? Kawawang kawawa naman. Kaya nga sinabi ni VP Sara dito, communist inspired, di ba, yung ganyang klaseng style ng pagpoprotesta. May punto siya dito. Kaya sana po, sana lang, wag na hong ulitin ng ating mga jeepney driver ang pag-i-strike. Again, ako ho, kakampin nyo po ako na wag na hong ituloy yung style ng modernization na ginagawa ni Guadis ng LTFRB. Dahil ho, talagang kawawa naman po kayo. Mali ho talaga. Sana i-subsidize ng gobyerno yung pagmo-modernize ng ating PUV. Pero wag naman po kayo magra-rally. Kawawa naman po. Kawawa naman po yung ating mga kababayan. At kahit po yung mga jeepney driver na sasali dyan na walang trabaho, kawawa. Actually, ang nangyari nga noong isang araw, kala ko ba mag-ending ka na? Dali lang! Hindi.
Nung isang araw po kasi, ito to walang biro ito ah, nung isang araw po, dahil nga nag-prepare ang gobyerno, oh, magaling ang gobyerno, maayos ang ginawa, mga MMDA, ang LGU, lahat nag-participate in help in helping yung transport strike. Ang nangyari, dumami ang mga transportation na libre. Lalong nalugi ngayon yung mga natirang hindi nag-strike kasi wala na sumasakay sa kanila. Sumasakay na lang sa libre. Tingnan nyo na yung ginawa ninyo. Kayong mga manibela at saka piston-piston na yan. Ano ginawa ninyo? Lalo lang yung pinahirapan itong mga jeepney driver natin. Diba? That is something that you have to understand and you have to sana man lang kinonsider, di ba? Kayong mga jeepney driver natin, wag ganun. Kawawa eh. Nakuha nyo na yung simpatsya ng tao na dapat hindi talaga i-modernize ng ganong kabigla. Pati mga senador eh, agree sa inyo eh. Di ba? Kaya lang, dahil dun sa transport strike, lalong nasira yung diskarte. Tama, mali. Lang. So sir, yung mga witnesses, sila yung kasama, involved dun sa 12 murders? From 2018. Hindi, itong apat na ito. Yeah, itong apat na witness. Yes, kasama sila sa pagpatay. Sa apat na pagpatay. Anong participation ng apat? As yung isa, siya yung nag-drive ng motor. Yung isa, siya naman yung spotter or lookout. No? Kasi naalala nyo, ganyan din po yung kay Bantag. Hindi, ito, hindi ko naman siya inaano. Kay Bantag din eh. Lagi nila sinasabi, ang daming pinatay ni Bantag doon sa loob ng Bilibid. Ang dami nang sinasabi, binayaran si Bantag. 'Di ba? Binigyan ng pera. I mean, kung ikaw tanga, sorry ah, pero this is a reality. Kung ikaw tanga, maniniwala ka doon. Bakit? Planted eh. Ibig sabihin ng planted, planado. Alam nyo, pag ikaw, wala ka talagang alam sa social media, wala kang alam sa media, madali kang maloko. Alam nyo, ang mga politiko natin, may mga social media team na yan. May mga social media bloggers na yan. I know, because may mga nagtatangkang umalok, sabi ko sa inyo, sa Banateros. Pero dahil yan sinasabi namin, wala namang problemang kung makikiripost kayo. Alam mo, panahon pa lang ni Mocha Uson, marami ng mga ganyan na nagpapa-post, nagpapa-share na mga ganito-ganito para sa kanilang sariling agenda. Pero ang lagi namin pinag-uusapan ni Mocha noon, sabi ko, Mox, huwag ka mangangako. Kasi paano na pag dumating na yung panahon na we have to stand on our ground in certain issues. Dahil number one, yung divorce. Number two, yung soji. Number three, marijuana. Yung mga yan, it's a no-no. Gambling, no na sa amin yan. E paano kung yung politiko na involved doon sa anumang apat na yun, Lacho nagpo-pro, di ba? E di, nag-commit ka pa doon sa taong tas biglang hihindi ka. Kaya nga nung sinasabi namin ni Mocha, kasi remember that time, Mocha was the number one in terms of engagement in every blogger. Wala hong papantay kay Mocha doon pagdating sa engagement noon, time na yun. Kaya marami nagpapatulong sa kanya. And ang ginagawa nang niya at that time, lagi niya sinasabi niya doon sa tao, "Sir, opo, may manager po ako, kausapin niyo." Pag ako, kinausap na. Alam niyo, ang daming nagpatulong na ahensya ng gobyerno at that time. Pero isa lang ang sinasabi ko sa kanila palagi. Ha? Ito lang ang lagi ko sinasabi sa kanila. Do your job, we will promote you for free. Just do your job. Kasi alam mo yung tao, pag ginawa mo naman yung trabaho mo, madali ka namang i-promote eh. Pero pagka sumablay ka talaga, kahit anong trabaho mong pagawa, pagandahin ang itsura mo, kung sumablay ka, sablay ka. Yan ang lagi niyong tatandaan. Kaya lang, ngayon, mas naging systematic na. Ito, walang biro ito. Dati kasi namamayag pag simoka lang eh. Pero ngayon, systematic na talaga. Ano ibig ko sabihin ng systematic? Talagang may kanya-kanya na. Meron ng dinadala doon sa probinsya nila. Tapos
Yung anong tawag doon? Yung ATV ba yun? Nagaganon na. Yung, may kanya-kanya na silang mga vlogger. Kaya magulat po kayo. Maniwala ko kay sa akin, magulat kayo dahil marami dyan. Kaya ito, duda ako dito. Yung mga ganitong style. Tapos biglang, ito pansinin ninyo ha. Meron biglang mga magko-comment na trolls o magko-comment na fake account na talagang idinidiin lang. Dinidiin ang dinidiin si Tevez. Alam nyo, yung iba madaling maniwala pag may ganun. Okay? Pero yung mga katulad ko, na wala pa ho ang mga Pilipino sa social media, eh nasa social media na po ako. Tandaan nyo, nauna ang Mocha Girls among all the vloggers. Ha? Mocha pa lang nauna na siya noon. Alam ko ang kalakaran dyan. Alam ko, nakikita ko pag ito, alam mo yon, alam mo kagad, halata naman to. Anong sabihin ko ng halata? Halata yung ano, operation. Di ba? Yung pag na-operate ka, alam mo yon, halatang halata. Kasi sunod-sunod ang pasok ng comment. Oh, katulad ng isa diyan. Oh. Oh, na-delete ka tuloy. So yun ang role nila. And anong magtuturo kung ebidensya against Tevez? Na inutusan sila mismo, no? They were summoned by allegedly they were summoned by Congressman Tevez, gave them the instructions to assassinate these victims. At marami pa silang detalye na sinabi. So nung tinanong, sabi nito yung sabana, bakit hindi na mawala sa vlog mo si Mocha? Ano ma meron kayo? 20 years ko na siyang kasama. Ato, alam naman ng lahat. Eh. Isa ako sa admin ng Mocha Uson Vlog na talagang, kaya hindi mo pwede mawala yun sa usapan na yun. Kung nga kung ano yung ginamit na baril, anong oras, ano ang damit ng victim, nasasagot nila. So I was convinced of the... Ang galing nung nagsalita ditong isa. Oh. Mamaya, pag-uusapan natin yan. Mike Penados, ang versus Tevez. Malalim po yan. Yan, pag-uusapan natin yan maya-maya. Unya-unya, darating tayo dyan. Credibility of these witnesses, that's why I helped the families file this complaint with the CIDG. So ano raw motibo? Motibo nung, ba't inutusan? Ano raw paliwanag ni Tevez kung bakit daw yun? Okay, ang sinasabi ng mga ito ay dahil kalaban sa politika. Especially si dating board member Miguel Dungo, sinasabi nila na nagkaroon kasi ng survey doon kung sino yung pwedeng lumaban kay Mr. Tevez, at lumabas ang pangalan ni Miguel Dungog na popular siya doon. Yun ang kwento ng mga ito. Attorney, na sa details given, meron bang sinabi nila kung binayaran sila or regular employment pa sila? Binayaran sila. At the same time, regular sila na workers. Kasi yung isa, worked with the congressman for 12 years already. So, empleyado sila. But at the same time, kung may pinapatrabaho sa kanila, binibigyan sila ng pera. At binanggit naman nila kung sino yung nagbibigay ng pera sa kanila. So how much does it amount? Iba-iba po eh. Depende sa location, kung gaano kalayo yung target. Pero dun sa isang binanggit nila, binigyan sila ng 50,000 pesos para sa operating expense. Sabi ni Kat Serrano, pinangatawa na yung political motivated. So yun po muna. Sir. Kasi may flight akong hahabol. 50,000 daw yung ano, ha? Okay. Pulin. Pero bakit ngayon lang po lumabas? Tapos yung timing din po niya, medyo kasabay po yun kay Governor Degam. Ayan na yung tanong na may sagot. Antayin nyo na, ito na yung sagot. Actually, unfortunately, nangyari yung kay Governor Degamo. Pero about 3 weeks ago, kausap na namin yung mga witnesses. Under witness protection. 2019 nangyari. Pero nakausap nila yung mga witnesses 3 weeks ago. Tapos after nun, na isipan nila magsampa ng kaso pagkapatay ni Gob. Diba?
protection program po ba yung mga ito? Hindi pa. So they are under the custody. Asan po yung mga witness na ito ngayon? Nandyan lang sila sa safe keep ng authorities. Sir, bali sino tumatay yung complainant dun? Sa asan daw sila? Nasa safekeeping na ng authorities. Alam naman natin, para maturuan na ng tamang sagot. Grabe na. Sabi ko nga, ano ba naman buhay ito? Hi! Hi! Kung sino man ang kalaban nito. Sorry. Lamang? Both the CIDG and the families ng victims. Sir, bali yung mga relatives ni Gog Digamo are here to... No. Wala. Hindi walang, ito related walang Digamo sa Digamo. Previous killings ito. Pero sir, yung mga kasama ng dalawa are cousins? Oh, relatives. Kasi may mga... Yung namatay, relative din ni Kwan eh, ni Governor Digamo. Politician lahat yung 12, no? Ah, hindi. Hindi naman. Sir, yung mga gunman, tatay yung witness. Yes. Ay, yung gunman, hindi kasama sa witnesses namin. Ito, ang witnesses, ito yung nagmaneho ng motor kung saan sumakay yung gunman. No? Yung isa naman, lookout nila, spotter. Yung, nandyan na, palabas na sa eskwelahan. Sir, sorry, clarification na lang doon sa yung anong final exacto natin? Murder. Apat yun. Ilang four counts. Tapos four din yung witness na nandyan na kasama. Sa ngayon, isa muna ang nilabas namin kasi nag-participate siya sa lahat na ito. And then we anticipate that i-deny ito. Then ilalabas namin yung affidavit ng other participants. Sir, ang respondent lang is only Tevez? Hindi lang po siya. Sino pa po? May iba. Ilan sir, mga ilan? Ilan? Yung lima yata. Ilan ang Tevez? Isa lang. Siya, yan po muna ha. Kasi 2019 itong Sir, can we get a picture man lang of that?